Ano pa ako? Nung wedding ni Pat, may mga pictures na lumabas na umiiyak ka. Ano yun? Siyempre, kinakasal yung best friend ko. So, saksi kasi ako sa love story nila. Andun ako nung first time na sinabi sa akin ni Pat na may isa siyang crush na babae na kikitain niya. So, nakita ko yung start ng ng relationship nila. Nakita ko kung paano sila nag-grow. So, just seeing my best friend sa altar, no? Siyempre na hindi ko mapigilan hindi maiyak. And I think lahat kami talagang umiyak rin talaga kami lahat. So, yun, nakakatuwa and proud ako sa best friend ko and of course sa sister namin na si A. And I'm sure sobrang magiging happy sila sa marriage nila. Anong naging wish mo sa kanilang dalawa? Ano yun? Anong naging wish mo sa kanilang? Wish ko? Well, ako, wish ko sa kanila is to always keep their relationship grounded on God. Always keep God on the center. Siyempre, kung magkakaanak man sila, hindi, when they have children in the future, sana mapalaki nila na maayos, ng sobrang God-feeling, ng talagang mababait. And ako naman, sobrang happy ako sa dalawang yun kasi sobrang babait nila ng dalawa. And Pat really changed for, he changed himself for A. Hindi siya binago ni A. Siya yung mismo nagbago para sa kanya. So, bad boy, normal naman yun, alam mo naman. Bad boy pero medyo bastas din lang. Pero yeah, ako nakita ko yung transition ni Pat from being how he was before tapos biglang to the guy he is now. And malaking bagay talaga na naging Christian sila. Pero sa Pat. Sa Instagram ang question, kailan daw si Marco? Kailan si Marco? Yun rin yung tanong ko eh. Ikaw, masasagot mo ba kung kailan daw? No rush. Kasi nabasa ko parang yung isa niyo pang friend na guy na gina-joke niya na parang baka kami na rin magkatuloy. Ah, si Joseph? Wala inside joke pa namin yun. Wala, parang sabi ko kasi kay Seth, pustahan tayo. Kung sinong mauna sa ating dalawa, siya yung talo. So sabi niya, sige. Pero wala, yung pustahan. Ang sinong mauna, siya yung talo. Pero yun nga, parang inside joke pa namin yun. Pero asar-asara na namin yun. Pero syempre, if you witness a marriage like that, parang kay Pat saka kay Ariel, parang ma-inspire ka para magpakasal na rin, alam mo yun. So, parang nakakatuwa na parang mahanap mo yung taong mahal mo and at the same time, you're exchanging vows with that person and you're ready to spend your entire life with her. So, ayun, syempre for me, patient lang ako, so dadating yan. Yung mga taong inintriga yung wedding, wala daw ang gabi niya. Yes, marami. Nakakainis sa lahat ng mga nag-intriga. And actually, birthday ni Daniel ngayon, so happy birthday kay Deej. Wala, talagang hindi na talaga sila pinayagan ng trabaho. Nasa natin siya. Oo, and ang dami kong comments na nababasa na parang, Katniel yan, they have the power. They don't understand yung kung gaano kahirap sa isang lock-in. Kung parang dati lang to. Yes, 'di ba? So, kung parang dati lang to na MWF ang shooting, walang problema. Kaya nilang pausog 'yon. Pero once you're in lock in, mahirap kasi kaya nga naka-lock in kayo para walang aalis sa bubble. Kasi pag may umalis, baka pagbalik madala nila yung virus. So, 'yun talaga yung pinaka main concern kung bakit ayaw silang payagan umalis. And at the same time, it's Pat and Ariel's big day. So nakakainis lang yung mga yung naghahanap at gumagawa ng issue dahil wala yung Katniel. Hello, best friends kami lahat, magkakabarkada kami. And he's also one of the best men. So bakit namin magugustuhin mawala siya? 'Di ba? So naaawa lang ako kay Pat at kay Ariel kasi imbes na sila yung bida sa wedding day nila, yung mga fans na naghahanap sa ibang sa ibang tao na hindi naman parte sa wedding, yun hinahanap nila. But I mean, sila Daniel, kung wala silang trabaho, andun sila. Kasama sila sa groomsmen, kasama sila sa lahat ng photos. And kami, syempre, heartbroken rin kami na hindi kami kompleto, diba? Sino ba kasing may gustong hindi kami maging kompleto? So ayun, sa mga fans na gumagawa ng issue dahil wala yung Katniel sa wedding ni Pat, please tigilan nyo na po. Wala pong problema kala Pat tsaka kay DJ. Lahat kami magkakabarkada, lahat kami nagmamahalan as a group of friends. And lahat kami nagsusupport sa lahat ng mga events sa buhay namin lahat.
So if they weren't there, it's not because may problema or may away na nangyayari. It's just because they have work and pida sila sa show na ginagawa nila. And the production cannot risk or they cannot have them not to be there. Diba? Siyempre, bida sila ng show nila. Sinong kukuhanan nila kung wala yung dalawang bida doon, diba? So, ayun, I just hope that everyone stops all the issues and yung gumagawa, nag-insinuate na may problema. Wala pong problema. Lahat po kami okay. So, ayun. Wala nga kasi naging close ka naman kay Kylie, diba? And kayo ba pag kami mga problema kayo? After your movie, naging close kayo so far. Dumating sa point na siya, pag may mga problema kasi isa't isa, parang yung give advices, parang kayo. Ang sa akin kasi, close kami nila kay ni Jake. Nagsimula yung relationship nila back in Los Bastardos. And same as with Ariel and kay Pat, saksi rin ako sa... Actually, lagi akong saksi sa mga relationships sa mga kaibigan. Hindi, alam, lagi lang ako nandun. I'm just witness lang ako palagi. So the one with Jake and kay Kylie, I was there, I was a witness. So nakita ko rin yung growth nilang dalawa as a couple. And when I found out, it was Jake who told me, and I was heartbroken for the both of them. Pero hindi ko pa nakakausap si Kylie about that. Because bakit ko naman siya ite-text na, Kylie, okay, parang gets mo. And hindi pa kami nakikita personally. So I'd rather, if ever we do bump into each other and she's also willing to open up, then that's when we're gonna talk about it. Pero hindi pa kami nakikita eh. So, personally ng hinaya. Siyempre, okay. Diba, yeah. Nalungkot ako talaga. Sobrang nalungkot ako. Nalaman ko na siya a few days before pumutok sa ano, social media. Pero hindi rin kami nakapagkita ni Jake kasi busy rin siya sa trabaho niya. So ayun, I just hope that we give them the respect that they deserve. They love each other so much and sobrang naging malaking parte silang dalawa sa buhay nila. So if they want to become quiet first, let's all respect yung decision nila. Kasi personal na buhay na nila yan. So, they will speak when they're ready to speak. Ikaw naman, ang dami nag-aantay ng love life mo hanggang ngayon. Wala. Yung nga rin yung tanong sa'yo kanina. Kung kailan yung... Kung kailan yung mag-iingat. Yung mawi-witness naman sa'yo, wala ba? Hindi ka ba parang... Let's see. Malapit na yan. Ako naman, pag dumating na yan, mabilis akong kumilos eh. I mean, pag na-feel ko nang ito na yung babae para sa akin, feeling ko hindi ko papatagalin ng mga dalawang taon. Propose na ako. Personally, gusto kita nung sa'yo. Ha? Close naman kayo ni, ano, di ba, ni Ibang. Oh. Bakit parang ayaw mo i-push through that you want? Parang yeah, yun, I mean, kayo. Friends kami. So, ayaw mo sila yung friends. Yeah, of course. Yeah. Siyempre, bakit nyo pipilit yung isang bagay, di ba? Eh, friends, good friends naman kami. So, alam ko, gets ko kasi na maraming fans na nag-hope sa amin na maging kami. And thankful ako siyempre sa mga fans na yun. But at the same time, we're both also so busy sa mga careers namin. Busy siya sa, I think she's doing a new show right now, di ba? So, she's also busy with that sa Lock-In niya. So, wala. I mean, pag binamadali kasi ang isang bagay doon nasisira eh. So, relax lang. Pero personally, matanong ko sa'yo, naligaw ka ba sa kanya? Or parang hindi mo friends kami. Basta friends kami. Kumbaga, may action na. Parang may reaction na. Actually, wala rin naman. Wala naman kasi talaga eh. Wala naman kasi talaga eh. So, alam mo yun, it's just yung mga fans lang talaga yung nag- Parang bagay doon kayo. Thank you. Maraming kinikilig. Thank you. Thankful ako sa lahat ng mga yun. Pero, ayun, that's just, basta friends, we're good pero friends. Pero siya, girlfriend material to you? Yes, of course. Yeah, nakikita ko naman. Physically bagay talaga kayo. Physically. Pero hindi naman kasi pwede lahat puro physical. Diba? I mean, I'm speaking in general na syempre, whenever you look for someone, hindi naman pwede, porket bagay tayo. Okay na yan. Kasi ganun yung ano eh, naging parang gustong gawin ng mga fans eh. I mean, sa akin, she is girlfriend material and if ever man in the future. Pero, di ba, ang pinaka-importante now is yung friendship namin and at the same time, everybody happy lang. Kalay mo naman soon. I mean, I don't know. Basta ako, chill lang ako. Work muna ako, trabaho, career. Dami kong projects na lalabas this year, so... Yan, kayo na lang muna mga date ko. Pero mukha naman siyang girlfriend material. Ako ba? Di ba ako boyfriend material? Siyempre! Ang husband nga ako, alam. Balik ako saan? Sa Katniel? Ikaw ba sa friend ng Katniel? Oo. Hindi mo ba nasi-share yung dalawa kung kailan sila magsaset? Ay, hindi na. Ako kasi...
ba't po sila pupunta? Oy, bro, kailangan kayong papakasal. Diba, it's an awkward topic. It's an awkward topic. Like, especially when you ask people na matagal nang sila. And then you ask them, oh, kailangan kayong papakasal? Hindi natin alam. Like, for example, sa mga ibang couples, diba? Hindi natin alam na parang awkward topic pala sa kanila yun. So, it's a sensitive topic that sometimes you just don't ask. Gets mo? Kasi, what if it trigger something sa kanilang dalawa, diba? I'm sure Katniel, they have their own ano, they understand each other, they have their own timeline. We don't have to rush them, we don't have to pressure them. If kung sila talaga sa future, and I hope sila talaga in the future, let's just ano, as fans, kasi syempre ako fan din ako ng Katniel, diba? Let's just be, you know, patient with them. Let's just give them the respect that they deserve. Ganun naman talaga palagi. Respeto lang. Hindi ka naman mag-abay kung sakaling ulit. Siyempre, ako naman, pambansang best man na nga ako. dalawang weddings na napuntahan ko this year. Pareho ang best man. May isa pa ako this year. Best man ulit ako. Hindi, groomsman pala. Tapos, yun, masaya. Ako, I love weddings. Lahat ba iniiyakan mo? Oh, kasi close ko lahat eh. So, ako, basta nakikita ko yung... Tsaka genuine kasi yung nakikita ko, kaya hindi mo maiiwasan ano yun. Ang galing eh. Hindi ka maiiyak. Pero do you see na sila na soon? Nakikita mo? Sino, Katniel? Oh, well, syempre lahat naman tayo. Okay. Yung nakikita eh, diba? But at the same time, it's their life, so... Diba? Pressure, diba?